usapang beef pares naman tayo. Okay lang ba? O sige, ano ang una mong naiisip sa tuwing naririnig mo yung salitang beef pares? Ako, naiisip ko yung tatlong components na bumubuo dito. Ito yung beef na may konting sauce, tapos nakahiwalay yung sabaw na mainit na mainit, at syempre hindi mawawala yung sinangag na kanin, yung garlic rice. Yan yung klase ng beef pares na kinalakihan ko. Welcome sa Panlasang Pinoy. Ako po si Banjo Merano. Samahan niyo akong magluto ng beef pares. Ito yung beef pares na mabibili natin sa mga kanto. Pero huwag ka ha, dahil masarap rin yan. At imbis sa tatlong component, itong gagawin natin, dalawa lang yung component niya. Pinagsama na kasi yung sabaw, pati na rin yung beef. At syempre yung pangalawang component, yung sinangag na kanin. Kaya kung ready na kayo, pakicheck yung listahan ng mga ingredients at yung kumpletong recipe sa description ng video natin. At once mabili nyo na lahat ng mga sangkap, tara na, magluto na tayo! Bago tayo magluto, hinahanda ko muna yung mga sangkap. Para na sa ganun, tuloy-tuloy na yung pagluto natin. Una kong pre-prepare yung aromatics. Kinakrush ko lang yung bawang at hinihiwa ko lang ito ng maliliit na piraso. Pagdating naman sa luya, binabalatan ko lang ito. Hinihiwa ko ng manipis. At gaya ng bawang, tinutuloy ko rin yung paghiwa dito ng maliliit na piraso rin. At ganyan din yung gagawin ko sa sibuyas. Once na ready na to, kumukuha lang ako ng isang bowl at pinagsasama-sama ko lahat dito sa bowl. Itatabi ko lang muna itong ating aromatics at yung beef naman yung aking ipe-prepare. Ito yung parte na kung tawagin ay beef chuck. Ito yung madalas kong gamitin sa pares. Tinitrim ko lang yung taba. Pero hindi natin itatapon yan eh. Sadya talaga na itong cut na to ang gamit ko dahil pinagsasama ko yung taba, pati na rin yung karne. Pagka-trim ng taba ay hinihiwa ko lang ito ng maliliit na piraso. Naalala nyo ba yung mga pare sa kanto? Di ba lumulutang yung taba? Yun yung gusto natin gawin. Pagdating naman sa laman, hinihiwa ko lang ito into cubes. Nasa senyo ha kung gaano kalaki yung hiwa. Pero may kinalaman to dun sa duration ng pagpapakulo. Mas malaki yung hiwa at mas makapal, mas matagal natin kailangan pakuluin itong beef hanggang sa lumambot ng tuluyan. Ready na to. Pinaghiwalay ko lang yung karne at yung taba. Maghugas lang muna ako ng kamay at mag-umpisa na tayo magluto. Nagpainit lang ako ng kaldero. Maglalagay lang ako ng konting mantika. Konti lang. Once na uminit na yung mantika, ilalagay ko na yung taba ng baka. Yan ang dahilan kung bakit konting mantika lang ang gamit ko. Yung ibang mantika kasi, i-extract natin dito sa taba. Itutuloy ko ng pag-isa. Naka-high heat tayo ha, ng mga 2 minuto. At once na makapag-extract na tayo ng enough na mantika, pwede na nating ilagay yung aromatics. Ito yung bawang, sibuyas at luya na chinop natin kanina. Itutuloy ko lang ang pag-isa hanggang sa maging malambot na yung sibuyas. Habang nagigisa, unti-unti mo nang maamoy ang bango ng aromatics. At yun na rin yung indication na halos ready na rin yung sibuyas. At sa oras na lumambot na nga yung sibuyas, ilagay na natin yung beef. At paglagay ng beef, ginigis ko pa to hanggang sa maging medium brown na yung kulay. Ang importante ay halu-haluin natin ito habang ginigisa.
Mas maganda yan para maging pantay ang pagkakadito. At yan, 3 minuto na akong nagigisa dito at umiinit na yung gamit kong paper towel. Napapaso na yung kamay ko. Sandali lang, kukuha lang muna ako dito ng pot holder para hindi ako mapaso. At yan, itutuloy lang natin ang pag-isa hanggang sa maging medium brown na yung kulay ng beef. At makaraan ng 5 minuto, yan yung gusto nating kulay. So 5 minutes ako nagisa at ngayon yung maglalagay lang ako ng tubig. Siyempre, dahil nga may sabaw itong pares na niluluto natin, dapat marami tayong tubig na ilalagay. Dahil papakuluan pa natin ito hanggang sa lumambot at pagkatapos dapat may matira pang sabaw. At this point, aantayin lang natin hanggang sa kumulo na yung liquid. At mapapansin ninyo na may namumuuna ng mga bubbles o nagfo-froth ng ibabaw na bahagi. Tanggalin lang natin yan. I-scrape out lang natin itong scums. Mas maganda na umpisa na natin itong gawin habang hindi pa kumukulo. Dahil pag kumulo, mas dadami pa yan. So ito na yung nakuha ko ha. Tatakpan ko lang muna itong ating lutuan. At papabayaan ko lang itong kumulo. At once na kumulo na, ito na yung mas maraming scums na sinasabi ko. So ganun uli yung aking gagawin. Isi-scrape out ko uli yung scums. Kumbaga best effort lang to. Yan, so wala na yung scums. Pwede na natin ituloy yung pagluto. Maglalagay lang ako ng star anise. At para mas maging buong-buo ang lasa ng beef, dito sa ating beef pares, naglalagay ako ng Nor beef cube. Isang peraso lang, mabibigay na sa atin yung lasa ng baka na talaga namang magpapasarap dito sa ating niluluto. Hahaluin ko lang muna ito. Tatakpan ko lang itong lutuan. At i-adjust ko lang yung apoy o yung ating heat to low. At itutuloy ko lang ang pagpapakulo ng 2 hanggang 2 at kalahating oras. At habang nag-aantay tayo na lumambot na yung beef, eto na, gawin na natin yung ating sinangag o yung garlic rice. Nagdidikdik lang ako ng bawang gamit ang almares. Mas maganda kapag durog na durog talaga yung bawang. Okay na to. Pwede na tayong magluto. Magpapainit lang muna ako ng mantika sa isang pan. At habang papainit pa lang yung mantika, ay nilalagay ko na lahat ng diniklik na bawang. Mas maganda kasi kapag nilalagay natin yung bawang habang hindi pa ganun kainit yung mantika. Nang sa ganun ay hindi ito nasusunog kagad. Unti-unti itong magbabrown. Basta ang importante, pagkalagay ng bawang, hahalu-haluin natin ito. Itutuloy ko lang ang pagluto sa bawang hanggang sa maging golden brown na ang kulay nito. At ilalagay ko na yung kaning lamig o yung leftover rice. Siyempre, kapag sinabing sinangag na kanin, dapat kaning lamig lagi ang ating gagamitin. Dahil hindi ito madikit masyado kumpara sa bagong lutong kanin. Hahaluin ko lang muna ito mabuti hanggang sa madistribute na yung bawang sa kanin. At pagkatapos ay titimplahan ko lang ito. Naglalagay lang ako ng asin. Ang gamit ko dito ay yung iodized salt. Ito yung pinong-pino. Pagkalagay ng asin,
Hahaluin ko lang ito uli. At itutuloy ko lang ang pagsangag ng mga 3 hanggang 5 minuto pa. Basta ang importante, halu-haluin lang natin para ma-distribute mabuti yung bawang pati na rin yung asin. At this point, ay luto na to. Itatabi lang natin itong sinangag at ituloy na natin ang pagluto dun sa pares. Makalipas ang 2.5 hours, ready na itong beef, malambot na. At makikita ninyo lahat ng tabayo, no? Nagsisilutangan na rin. Diba ganyan yung itsura ng pares sa mga kanto? Importante na kunin natin yung star anise. Tatanggalin na natin sa lutuan. Yan yung ayaw kong makagat dahil napakalakas ng lasa niyan. So tatanggalin lang natin lahat ng star anise dito at itutuloy na natin ang pagluto. Titimplahan ko lang ito. Naglalagay lang ako ng toyo. Bukod sa nagbibigay ito ng lasa, nagbibigay din ito ng darker color dito sa ating beef pares. Ito naman yung onion powder. Pati na rin yung ground black pepper. Haluin ko lang muna to. At naglalagay din ako ng konting asin. Napaka-importante na dapat lagi natin tinitikman ang ating niluluto. Para nang sa ganun, alam natin kung paano ito i-adjust. Maglalagay lang ako ng asukal. Ito yung brown sugar. Para may konting tamis itong pares. Pero optional ingredient lang ito. Naglalagay din ako ng asin. At para lumapot yung sabaw, gumagawa ako ng tinatawag na slurry. Ito yung cornstarch at tubig. Pinagsasama ko lang at hinahalo ko lang mabuti. At once mahalo na, binubuhos ko lang to direkta dun sa ating lutuan. Basta pagkabuhos ng slurry, dapat haluin natin kaagad itong ating sabaw, nang sa ganun ay hindi tumamuo. At habang hinahalo, mapapansin ninyo unti-unti nang lalapot itong sabaw. Para dito sa ating version ng beef pares, hindi ko talaga papalaputin ng todo-todo yung sabaw. Kumbaga, sakto lang. Kung gusto ninyong mas malapot na sabaw, damihan nyo pa yung cornstarch. At since ready na to, ililipat ko muna yung beef pares sa isang bowl. Samahan na natin ang taba. At naglalagay din ako dito ng daon ng sibuyas. At syempre, dadamihan pa natin yung sabaw. O yan, di ba? Ready na tong beef pares natin. Nasa sa inyo kung gaano karami yung serving na gusto ninyo para sa inyong sarili. Maglalagay din ako ng sinangag sa isang bowl. O yan, ito na yung ating pares. Magkapares na magkapares na. Ito na ang ating beef pares na kanto style. Tara, tikman na natin to.
Ito, at tikman na natin. I-check muna natin yung consistency ng sabaw. Ayan. May pagkalapot, pero hindi sobra. Para sa akin, tama-tama lang to. At sa lasa naman, ayos naman yung lasa. Lasang-lasa ko yung beef. Tikman na natin. Wow! Laman pa lang yan, eh. May kinuha ko mga 2 pirasong taba. Susubukan ko. At yung gitnang part ng laman, yung may mga konting litid at taba, napaka-moist. So, ito yung taba. Titingnan ko ulit ano kung bakit nga ba gustong-gusto ng karamihan sa atin yung lumulutang na taba sa pares. My gosh, kaya naman pala. Nawala ka agad sa dila ko, literal na nag-melt sa dila ko. At yung lasa, ayun, talagang kumala. Itong kanin, alam nyo naman na napakadaling gawin at alam natin ang masarap to. Kaya mamaya ko na to kakainin. Kapag nagkanin kasi ako, baka konti lang yung makain kong beef tsaka sabaw. Nag-i-enjoy pa ako eh. Pero bago ang lahat, ito magbabasa na tayo ng random comments. Shoutout lang sa inyo. Hello kay Shona at kay Marilu Ancheta. Hello kay Garlic Girl. Hello rin sa'yo, Wen Manang Kitchenette. Hi din sa'yo, AxeZen120. Prince Arnold Zapata, hello sa'yo. At kay Kelvin Vishaunen. Hello rin sa'yo, Marilu Sitar. Hi, Siblings Love, at kay Elena Marzan. Kay Edmundo Nicolas, at kay Vicky Toledano. Sabi niya, Chef Banjo, bakit hindi lumalaki ang tiyan mo? Kain ka ng kain. Akala niyo lang yan. Hello sa'yo, Nenya Eunice Lumayag. At kay Mercelita Oano. Hello rin po sa'yo, Roy Cabizdak TV. Kay Arlene Chuchay. Kay Kimi Madrigal Oh No. Hello rin sa'yo, Corinne Matheson at kay Jade Venico. Also kay Ninita Bukat at kay Edna M. Oliveros. Kakain pa ako ha, kasi lalamig na to kagad. Nakukuin taba, ang sarap. Kota na ako sa taba, nakadalawa na. Hello rin sa'yo, Gary Munoz, Main Celso, kay Mekti TV, Reynel Tolentino, Rosel Tamayo, Merlinda Balahadia, Hello Jasami TV, Karen Depigan, Rose Europe Vlog, at kay Alexander Ragos. Yan. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagnood ng video. At kung meron kayong mga katanungan, mga suggestions, o feedback, mag-comment lang kayo. At huwag din yung kalimutang bisitahin ang ating food blog, panlasangpinoy.com. Abangan nyo pa ang ating susunod pang interesting na video. Sigurado ako magugustuhan ninyo. Okay? Hanggang sa muli!